Narito ang mga halimbawa ng ilang malwares na nagsulputan ngayong panahon ng pandemic. Mula ito sa trendmicro.com. Mayroong mga malware na may kakaya ng i-freeze ang iyong screen sa pamamagitan ng pag-display ng isang window kapag inactivate ito sa iyong device. Ang window ay may mensaheng nagsasabi na ang iyong device ay may coronavirus at iba pa. Hindi gumagana ang exit window or exit button ng window na ito at gayon din ang iba pang control buttons. Kapag naman ni-reboot o na-restart mo ang iyong device ay magiging gray ang iyong screen at may mensaheng ganito. Magbibigay din ito ng Discord contact information na maaari mong puntahan upang mabigyan ka ng instructions ng hackers kung paano mo magagamit muli ang iyong device. Karaniwan, kapalit ito ng isang halaga na maaari mong i-transfer sa pamamagitan ng cryptocurrency wallet. Mayroong tatlong karaniwang content ang mga spam mail na ginagamit na hook ang coronavirus upang magoyo ang mga netizen. Ang unang uri ay ang pangongolekta ng donasyon na di umano ay mapupunta sa WHO at iba pang government health agencies. Samantala, ang pangalawang uri ay naglalaman daw ng mga latest updates o di kaya ay ang cure upang maligtas ka sa sakit na iyong mababasa kung bubuksan mo ang isang attachment. Sa pagkakataong ito ay buksan, ay automatic na madadownload ang malware sa iyong device. Ang pangatlong uri ng email spam ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa shipping postponement kuno o pagka-delay ng isang delivery dahil sa lockdown sa loob ng isang malicious attachment. Maaring gayahin ng mga cyber criminals ang itsura ng mga government websites. Ang iba ay maaari daw di umano magpadala ng ayuda sa iyo kapalit ng iyong mga personal info at bank account details. Mahusay na ginagamit ng mga cyber criminals ang isang company name sa URL ng website upang mas maging kapanipaniwala ito gaya ng isang fake website na mayroong PayPal UK upang makuha ang personal credentials ng mga PayPal users sa UK. Present din ang mga malicious website na nag-a-advertise ng mga apps na maaari daw magbigay protection sa iyo sa coronavirus kapag ito ay na-install sa iyong device. Halimbawa ay ang website na coronavirus.com na nagsasabing ang app na Corona Antivirus ay dinevelop ng mga scientists mula sa Harvard University. Ngunit kapag in-install ay maglalog sa iyong device or maglalagay sa iyong device ng isang BlockNet Rat malware, ang malware na ito ay may kakayanang gawin ang sumusunod. Mag-upload ng mga files, kumuha ng screenshots, malaman ang iyong mga naitype sa keyboard, malaman ang iyong mga password at browsing history. Mayroon ding isang fraudulent website, ang coronavirusmedicalkit.com, na di umano ay nagbebenta ng COVID-19 vaccine kits na aprobado daw di umano ng WHO kapalit ng pagpapadala ng shipping fee. Hihingin din ang iyong credit card details. Hindi din ligtas ang mga social media users mula sa mga cyber criminals. Ang ilan ay napapabalitang ginamit ang private messaging upang bigyan di umano ang mga users ng free Netflix account upang sila ay makumpinsing mag-self-quarantine o mag-stay at home. Mayroong kalakip na link ang message na ito na kapag naklik ay magdadala sa user sa isang fake Netflix website at magtatanong sa iyo kung nais mong mag-login gamit ang iyong Facebook credentials. Kapag umayon ka dito ay makukuha na nila ang iyong login info sa nasabing platform. Para mas mukhang lehitimo ang fake site na ito ay magtatanong ito sa iyo ng ilang survey questions patungkol sa COVID-19 at iyong hand hygiene habits. Matapos nito, oobligahin ka nitong isend ang link sa mga Facebook friends mo at mag-post din ng link sa iyong profile para mas kumalat ang malware. May ilan ding mga cyber criminals ang ginamit ang scare tactics upang takutin ang mga makakatanggap ng kanilang extortion email na magpadala ng bitcoins payment sa kanila. Ayon sa matatanggap na email ng mga biktima, ay alam ng sender ang lahat ng kanilang mga password, ang kanilang location at ang kanilang mga sikreto. Di umano kapag hindi ibinigay ang kanilang gusto sa loob ng 24 oras ay ilalabas sa publiko ang kanilang personal na impormasyon at hahawahan o bibigyan ng coronavirus ang kanilang pamilya. Kaya kapag online, huwag basta-basta maniwala, cybercriminals, naglipa na.